Okay, good day everyone. So this is Lecture Vlog, kasama ang inyong lingkod na si Sir Jade. So our topic for today is all about Lesson 2 of Tour Guiding, which is Meaning and Types of Tour Guides. So here, let's discuss about what is the meaning of tour guide, and I'm going to discuss the different types of tour guides. So as you can see in the learning objective, first, define what is the meaning of tour guide. And then I'm going to discuss the main task of tour guide and categorize the different types of tour guides. And by the way, I will show some pictures of the different tour guides. Are you ready? So when you hear the word tour guide, what comes first in your mind? So kindly comment below. Please comment below what for you, what is the meaning of tour guide? Okay. So when we talk about tour guide, it's the one who conducts a tour or one with a broad knowledge of a particular area whose primary duty is to inform. Of course, they are the one who assist, they're the one who provide information regarding or about the destination. Okay, they are the one who lead the tour. Okay, that's why from the definitions of they conducting a tour or they are the hosts of the tour, because the tour, it was based on the tour package of the tour operator. But of course, kailangan talaga ng tour guide para magkaroon ng information about doon sa tour na galing po sa, na base po sa tour package na ginawa ni tour operator. Alright. So, he or she has a broad knowledge about the particular area. Hindi lang basta broad knowledge yan. Dapat lahat ng facts and figures, history, lahat ng informations, updates, ano pa ba, mga yung roads, lahat ng mga hospitals, police stations, and everything about the destinations. Their primary duty is to inform the tourists. That's the meaning of the tour guide. He or she is a person who escorts individual visitors or people in organized tours. So, pwede pong individual, kaya may mga tinatawag pong private guide. Pwede ring organized tours. Okay, mga organized tour, especially, ginagawa ito ng mga freelance or staff guide ng nabilong sa isang travel agency or sa tour operator. Okay, so, especially in the various place of interest while providing assistance and information. So, that is the main task of tour guide already. And important here, that at the end of the day, kailangan may provide nila yung pinaka-safe, comfortable, and entertaining or appropriate tour experience. So, ito po yung importante as a tour guide. You're providing assistance. I-assist mo sila. Kailangan, pag tour guide ka, pag naiinitan sila, may extra umbrella ka, or ina-assist mo, lalo na kung may mga seniors ka na guests, na visit na tourists, may mga seniors ka. And importantly, you're providing all information. Not only the information, but also they need to have an idea doon sa itinerary. You should discuss also. Example, if you want to become a tour guide, kailangan mo i-discuss yung itinerary. And of course, kailangan mo din sila i-assist regarding their medical condition. Example, may biglang hindi maganda yung pakaramdam. So, anong dapat mong gawin as a tour guide? Kailangan comfortable sila, masaya sila during tour, dapat may quality yung service na ibigay mo, and importantly, dapat meron ka ding sense of humor. You know how to entertain them. Okay, that is the best tour experience. Okay, na matatanggap po na sa isang tour guide. Okay? So, pwede silang magpa-games, actually. Pwede silang magpa-games. So, when I talk about a tour guide, okay,
is an important person in the chain of the tourism and travel industry? Yes, of course. Because when you talk about tour guide, they are the frontliners in tourism industry. Sila ang pinaka-ambassador or sila yung nag-represent ng industry. Sila ang nagpapakilala ng buong destination. Especially if they're going to the different attractions, sila ang nagpapakilala. Sila ang introduce at nag-i-introduce yan or nag-i-inform sa mga guides about everything about the destination. So they are the frontliners in the tourism industry. So when the tourist starts from his place leaving, he meets the person who will accompany him for the whole journey. This person may or may not be a tour escort who may also attend to him on the way. By the way, so from the pick up sa airport or sa hotel, so i-accompany niya sa buong journey yun. Buong journey. Okay? So yung kasi ang tour guide dapat may ano din siya, may characteristics din siya na as a tour escort. Okay, so dapat alam niya din yung duty ng isang tour escort kasi ang isang tour guide kailangan multitasking ka. Not hindi ka lang tour guide, dapat isa ka ring tour escort because you're going to assist them, you're going to talk to the manager of the different supplies. Example, pag nagkaroon ng aberya sa hotel, ikaw mismo makikipag-usap. Okay, that's the work of tour escort. Pwede ka rin maging tour manager mismo or tour representative. Okay, that, ano pa, assist mo sila sa kainan. Okay, pagkakain sila. That is a work of the tour escort. After the tourist reaches his destination, he needs someone to help him on the tour. Normally, tayo kasi pagpupunta tayo sa destination, magpapapicture tayo. So, yun din yung ginagawa ng mga tour guide. So, syempre, nagbayad sila. So, example, kung magpapapicture sila, syempre, as a part of your duty, kailangan mong gawin silang picture. Kailangan mo silang picture. That is one of the duties and responsibility of being a tour guide. Okay, so the person should have a good knowledge about the place. Dapat lahat about the place. Alam mo. Okay, dapat pinag-aralan mo maigi. Dapat may research mo or dapat pinuntahan mo yung area at naging familiar ka. Lalo na nakipag-usap ka dapat sa mga local people kasi may nakakaalam yan. Okay, kung mas maganda, mas doon ka nakatira, mas kinalaki mo na at alam mo na yung history behind that. And aside from that, dapat meron kang third foreign language. Kung meron kang foreign language, example, you know how to speak Bihongo, French, or Spanish, ipag-enhance mo na yan. Someday, magagamit mo yan if you want to become a tour guide. And should preferably be a native of that region. Okay? So that is the work of a tour guide. Okay, pwede ka rin palang maging isang eco guide. Yan. So one of the work sample or indigenous guide. Basta, it's all about tour guide. Okay, as you can see here in the picture, napansin ko, pati parang may tinuturo siyang halaman or puno. Pati yun, kasaba yun. Pati yun. Kailan alam mo yung uri ng halaman or puno na namumunga dyan. So to yun. So ito po, katulad nito, sa isang historical site, so, dapat lahat ng area na yun, pati yung mga commandments or mga do's and don'ts doon sa lugar na yun, dapat na ipapaliwanag ng isang tour guide. Okay? Before they're reaching an attraction or mismo bago sila umikot sa buong attraction or sa site. Okay. Okay, courtesy to the members of the Philippine Association of Accredited Tourist Guide Lecturers Incorporated, especially to the good friend of mine, si Mr. Alberto Gadia, one of the best tour guides here in the Philippines, and is the president of that association or organization. Okay, so ito mga samahan nito ng mga tour guides, mga accredited ng Department of Tourism. So lahat yan ay tour guide.
So this person or those persons a liaison with the tour escort and expedites the tour in the area. Okay, ibig sabihin, they're assisting with the tour escorts. Okay, and then they're the one who provide information or they're going to help those tourists to explore the whole area. After the completion, the tourist proceeds to another place and the second person takes up the job. Okay, takes up the job. All right, so let's go back. So after the completion, the tourists proceed to another place and the second person takes up the job. So normally, nangyayari po ito, example, meron po, ikaw po city guide ka na. Okay? Ikaw sa motor coach, nakasakay ka sa motor coach, ikaw na nag-assist sa kanila. Pero sa mga area po, meron pong mga local guides yan or mga on-site guide. So, mas maganda to sa iyo, mas pabor to sa inyo kasi example, kung tour guide ka, pagda dun sa site, ikaw naman ay tour escort. Kasi example lang, may travel sa buong sa Bataan. Okay, ikaw na nag-provide ng information sa buong Bataan, especially sa Balanga, sa yan, sa buong Batabukay. And then, nung nagpunta kayo ng Morong, especially doon sa Pawikan Conservation, meron doon specialist guide ng mga turtle. So of course, let him to explain kasi siya mas nakakaalam nun. So yun na yun, pwede nang may ibang gumawa nun, ikaw mag-assist ka na lang, i-escort mo sila doon sa mismong site. Okay? Or minsan sa mga museums po, example, kung kada floor yan, may mga kanya-kanyang tour guide yan or mga dozens. So example, ikaw ang mag-tour guide sa first floor, sa second floor, iba naman ang magkakandak ng tour. And so on. So kumbaga pwede din ganun po yun sa isang attraction or destination na may ibang aside dyan, ikaw mag-escort ka muna at yung iba may gagawa ng ganun trabaho. Okay, kasi mas alam nila yon. So, okay lang yon. Kasi ang pagiging tour guide naman, hindi ikaw ang lahat magbibigay ng information. As long as you escort them or assist them, that's the way na nagagawa mo na rin yung pagiging tour escort. The person who is native to that place and who manage the tour at the place is a tour guide. Okay, so yung mga Indalo na yung mga indigenous people or mga eco guide, sila yung nagmamanage ng lugar. They helping to sustain the place. Okay? They are also a responsible guide. Like, yung one of the best example, yung taga Calio Cave na si Andoy. Yan. So, aside sa napaka-responsible niya, talaga ini-explain niya yung commandments before they're entering the Calio Cave. Okay? And then, yun ang ginagawa din ng isang tour guide. So, nagpo-provide siya doon ng information and assist. Pati doon sa ruins, yung pinaka-famous tour guide ng ruins. Yan ang ginagawa nila. Okay, other definition. Tourist guide is a person who guides visitor in a language of their choice and interprets the cultural and natural heritage of an area. Which person normally possesses an area-specific qualification usually issued and or recognized by the appropriate authority. Okay, so as much as possible, mayroon ka talagang foreign language. Kasi example, or third foreign language, third language. Kasi may mga example, may mga Japanese or mga Koreans. So, alam ni Department of Tourism or alam ng Department of Tourism, ilalagay nila sa kanilang websites kung anong foreign language siya. So, malalaman ni tour operator travel agency kung sino pwede nilang kausapin or I mean magkaroon ng arrangement or i-rent for to become a tour guide of this specific group. Lalo na kung mga Japanese or Korean or mga Spanish.
Okay, also, dapat sila yung nag-i-interpret. Ibig sabihin ng interpret, pwedeng in the form of dinidemo nila yung ano doon, yung practices, or they're going to discuss about the heritage, they're going to tell about the story, and so on. So that is the work of tour guide, which, yan. Okay, kumbaga, meron ding qualification of being a tour guide. Okay, lalo-lalo na, they need to become an accredited DOT guide. Kahit po yung mga local guide, kailangan na rin. Okay, so, in US, a tour guide or US, or tourist guide in European, a tour guide is a person who guide groups or individual visitors from abroad or from home country around the monuments, sites, and museum of a city or a region to interpret in an inspiring, entertaining manner in the language of the visitor choice, the cultural and natural heritage and environment. So these are all, this is the definition of tour guide or tourist guide in European term. A tour guide is a person with an effective combination of enthusiasm, o dapat meron kang ganun, in knowledge, personality, knowledge, meron kang personality, ibig sabihin, meron kang good personality. Okay, kailangan lagi kang mukhang mabango, ibig sabihin, lagi kang dapat guwapo, maayos ang pananamit, that is also a one of the quality of being a tour guide. And high standards of conduct and ethics who leads group to the important sites in our city while providing interpretation and commentary. Okay, commentary, yun yung pagbibigay ng information. Okay, so the tourist guide. Alright. So, the tour guide is a person who directs tourists and offers them relevant information about the place they are visiting while interpreting the cultural and natural heritage of an area. So, almost the same with the other definition. Okay. Okay, so that is the definition of a tour guide. Okay, according to the Tourism Act of 2009 or Republic Act 9593, which is promulgated by the Department of Tourism. So a tour guide is a Filipino or a permanent resident foreign national of the Philippines. So dapat, who is licensed by the local government and accredited by the Department of Tourism, who guides tourists, but both foreign and domestic, for any fee, commission, or any other form of local remuneration. So dapat ang isang tour guide ay Filipino or pwede din yung permanent resident na dito sa Pilipinas. Okay? Okay, yung parang mga naturalized citizen na. Okay, so dapat they are also a license ng kanilang nabibilang na LGU or and of course, accredited ng Department of Tourism. Ibig sabihin, nakapasa sa training na ipasa ang assessment. Okay? So, kailangan may pera ka dito pang training. Okay? So, to become mostly sa ang sabi daw, mga 3 months to 6 months. Minsan, 1 month. Ang para maging accredited Department of Tourism ka. Pero after that, marami kang opportunity na makukuha. Main task of tour guide, assistance. A tour guide renders person assistant to the guest or tourist from the beginning up to the end of the tour. So, kailangan as much as possible, mula nung sinundo mo sila doon sa, or nagsimula ang tour, aga sa pinaka-end or pinaka-drop-off nila, kailangan kumpleto po lahat yan. Kumpleto-kumpleto sila, safe sila, wala, and secured. And then, dapat di, you should assist them. Kailangan isang tour guide, dina-assist sila doon sa destination. Okay? Lahat about assistant. Okay? Talagang, parang may, talagang, nagpo-provide ka talaga ng care and pamper sa kanila. Okay, next one. In information, a tour guide should be equipped with relevant information that can be shared with the tourist. So, as a guide, he or she should know everything related to the tour and should always be prepared to answer the guest's queries about the place being toured. He or she should
Also know the place of interest, as the right stopovers and the nearest police station, hospital, or medical clinics for emergency purposes. The tour guide should also be privy to certain important information about the guest, like is her medical condition, is her personal interest, and like, so lahat ng mga relevant information sa lugar na dapat alam niya, everything as I said, lahat. Dapat alam niya din sagutin lahat ng mga questions ng mga tour guide. Pero what if talagang nakalimot or may parang may something na bago na, ay syempre hindi naman kada araw na ano yun, nagre-research ka eh. Parang may mga bagay syempre na hindi naman kasi perfect ang isang tao, hindi naman lahat talaga alam. And natanong, anong gagawin ng isang tour guide? So based sa mga narinig ko ang ginagawa nila, pag may mga queries sila na hindi masagot agad, sasabi nila, I don't know, but I'll find out. So after that, I don't know the answer, but I'll find out. So after that, mga kailangan may mag-research na agad. So mamaya-maya, pwede mo nang balikan yung kanyang queries. So that's that. May bibigyan mo para makapag-research ka agad. I don't know, but I'll find out. So babalikan mo agad siya. Kailangan may research mo na agad yun. Okay, kung may mga queries na hindi masagot, sasabihin mo, muna, I don't know, but I'll find out. And then later, mga siguro, mga 30 minutes, 15 to 30, may provide mo na yung answer. Okay, pero as much as possible, kung nakikita mo na may mga bagay na hindi mo alam sa lugar, mag-research na agad. Since may internet naman na madali naman na, may wifi na naman na, so madali na lang yun. Okay? So sa tour guide dapat alam nila yung mga places of interest. At hindi lahat ng bagay pag nasa bus ka ipapaliwanag sa motor coach, ipapaliwanag doon. Yung mga important mga important attractions lang. Okay? You know, lahat ng mga mga right stopovers ko saan pwedeng magpahinga muna ng tourist, lalo na yung mga gasoline station, yan. Mga nearest police station in case na may mga unexpected situation. So, dapat meron yan. And then, example, in case of emergency, alam nila lahat ng mga hospitals or mga medical clinics for emergency purposes. Okay? And then, bago nagsimula dapat ang tour, alam mo yung mga medical conditions. Lalo na pag nag-offer ka na ng food, kailangan tanongin sila kung allergy ba sila or dito sa uri ng pagkain. You should reminder. Kailangan reminder ka talaga. Types of tour guides na po tayo. Let's proceed to the types of tour guides. By affiliation. So actually, ang tour guide po na hahati po sa dalawang or nakakategorize into two, affiliation and location. First, affiliation muna tayo. So, staff guide is a person permanently connected with the travel agency paid on a monthly basis. So they are members of the travel agency. Staff guide po sila sa travel agency. Yung travel agency na yun, yung mga travel and tours na or mga wholesaler agency. So those wholesaler agency, nagpo-provide na rin sila ng mga tours. So that's why they need to have a tour guide. So as yung iba, nagpapaano muna. Yung ibang mga tour guide, instead na maging freelance, they're joining muna sa mga travel agency para maging staff. So monthly basis yun. Monthly basis ang kitaan. So a 15 and a 30. Okay? So, like what happened before, meron akong kilalang travel and tours, which is the malikhaing paglalakbay travel and tour consultant. So, may mga sarili silang tour guide at alam nila yung buong information sa Ilocos. Ang galing. Okay? Okay, then freelance guide, by the way, pakilala ko nga pala sa inyo yung president ng Philippine Association ng mga federations ng mga tour guides, ng mga accredited tour guides po, si Sir Alberto Bigadia. Actually, there are lahat ng nasa picture to naalala ko, I was remembering nung nagkaroon ng training for assessment ng local or ng tour guiding NC2. Ayan, nakilala ko sila doon. Ayan, sila Ma'am Jopay. Then yan si Ma'am, and then si Sir Gadya, lalo na si Sir Gadya. Yan lahat sila mga freelance guide. And then ang pagkakaalam ko, they are also a national guide kasi doon pa sila sa before sa dating Republic Act.
nung dati pa sila mga accredited tour guide bago pa nagkaroon ng Republic Act 593. So yun talaga namang nabilib ako sa nila, talagang alam nila yung mga places. Ang galing-galing nila. So lalo na yan, si Sir Gads, yan, kilala ko yan, at marketing specialist na rin ng Tourism Promotions Board. So they are permanent guy, they are freelance guy. Is a person who is not permanently connected with the travel agency and paid per trip. Ang laki na makikita niyan. Talagang by tour, may mga tours yan. In-invite sila ng mga different tour operators or travel agency that is a freelance guide. Location. By location na tayo. So pag-onsite guide, conducts tour of one or several hours at specific place, site, or building. Sa mismong site na mismo, pwede sa museum, pwede sa isang monumento, sa ruins, and so on. So they're conducting tour pending several hours the specific site mismo. Okay, dapat alam nila lahat-lahat. Lahat-lahat bang dun sa area na yun. Lahat. Pati yung saan gawa yung lugar na yun. Ano ibig sabihin ng mga pictures dun. Everything about dun sa site na yun. Alam dapat nila. The best example ko niyan, si Roger Lucero. Ha? Ruins. Ay, grabe to. Bilib ako dito. Sumali ito sa PBB. Kilala siya doon sa The Ruins at Talisay City because naging ano siya nung YouTube sensation. Okay? Kasi nakita yung kanyang pagiging komedyante that tour guide niya. Ang galing niya, napaka-funny niya, funny guide niya. Tapos, ang daming mga nag-views about style of tour guiding si Roger Lucero ng The Ruins. So, sumali pa sa PBB to yun. Nakuha sa PBB. Ang galing ang tour guide na yan from The Ruins. So, doon siya nakilala. Okay? Because of his mayroon matindi ang kanyang sense of humor, the fun way of telling story about the ruins in Talisay City. 12 naman. There are volunteer guides normally in the small museum and often work for free. So, ito naman, mga volunteer guide ito na kumikita lang sila through tip ng mga turista. Yun ang ginagawa nila para lang magkaroon ng experience. Yung iba, so, katulad dito sa Bamboo Organ, kasi yung Bamboo Organ Church na yan, yung sa St. Joseph Church sa Las Piñas, yung Bamboo Organ, meron yung small museum dyan, the Bamboo Organ Church with museum. And then, ang good friend of mine ko pala, si Mr. Isagana dito naman, naging docent siya doon, and naging curator din ng simbahan ng St. Joseph kasi alam na alam niya yung kwento ng Bamboo Organ. So, si Sir Ditan before, yan, siya yung naging docent. At yung mga OJT ng mga klase niya, or marami na rin nag-OJT, nag-OJT, yun ang tinatag na docents. Normally kasi mga docents, pwede din sila mo in the form of practicumers, yung mga nag-OJT. Okay? So yan, alam na alam niya yung buong Bamboo Organ Museum yan. Actually, meron na rin yan sa may Sarao before, dyan sa may Las Piñas. So that's also considered as museum. May mga volunteer guides na rin dyan before, dyan sa may Sarao Motors. Okay? Meron na rin sa San Agustin Church and Museum at marami pang iba. That's dozens. City guide points and comments on the highlights of a city, usually from motor coach, minibus, bus, that's sometimes as part of walking tour. So during rolling tours or city guide po, sa mismong city, tapos nakasakay po sa motor coach, nagsasalita sa motor coach sa buong city or minibus or van, okay? So, nagkakaroon ng rolling tours and then, after rolling tours, nagkakaroon din ng walking tours. Okay, that is a city guide. Okay, so, assist mo sila dun sa attraction or pwede ka rin mag-provide dun ng information. So, that is a city guide. Sa city, sa pinaka-metropolitan area. Okay, driver guide is a city guide who does double duty by driving the whole area or by driving the vehicle while narrating. So, nagda-drive ka and then
nagbibigay ka ng information. Normally, meron yan sa France, mga private guided tour, mga driver guide yan. So, iikot ka doon sa buong Paris, tapos nagbibigay sila ng information. Normally, yan din ang ginagawa ng mga nagpaparent ng mga van. Sila din ang nagiging tour guide. So, that is called driver guide. Personal or private guide. Ito, sarili mong kuha. Ito, parang sarili mong personal guide. Whose service may be available at a reasonable price. Take a small number of individual on their exclusive tour. Ito, yung mga, minsan, yung mga, example, kung may mga kakilala kang mga friends or mga friends international, so pwede ka nila maging private guide. Kung may mga kakilala kang mga foreigner, pwede ikaw maging private guide. Ikaw ang gagawa ng itinerary, i-assist mo sila doon sa Bay Area. So, actually, na-experience kan before sa mga Japanese noon na nagpunta dito. So, naging private guide nila ako. So, like what Ryan Bang did to the members of 2NE1, siya ang kinawa ni Sandara Park para lang maging private guide sila sa Tagaytay at sa mismong Taal. Okay? Sa Talisay, ito Taal. Okay? So those are the private guides. So personal guide. Specialized guide is someone whose expertise or skills are highly unique. Kasi ito yung may mga ano, talaga professional sa ganyan trabaho. Example, mga professional mountaineers or mga divers. Siyempre, sila din na pwede maging guide or mga specialized guide sa ganun. Example, pwede ka maging isang diver guide. Ano mo sila. Alam mo yung mga different diving site sa lugar na yon, like sa Cebu. Tapos you're going to assist them sa ano, sa pag ano na, sa diving. So ang tawag doon independent ano yon, independent travel agency. So those independent travel agency, I mean, they offer nila minsan yung mga sample, magaling ka talaga sa diving, alam mo yung mga diving attractions here especially sa Cebu, tapos pwede mo silang i-assist, pwede mo sila mag-provide, tapos lalo na sa mga divers. So magiging guide ka. Ganon din sa mountains. So, may mga market na mountain. May trekking. Tapos yun, may mga, ano doon, example, mayroong ano, akyat sa Mount Ulap. Siyempre, doon sa Mount Ulap, meron doon guide, mountain guide. Okay? Or may, ano din, sa Pico del Oro, meron din mga mountain guide. So, yun, ina-assist mo sila, papakit sa bundok. Step on guide or freelance specialist who come aboard motor coach to give an information overview on the city to be toured. So normally, nangyayari po ito sa ibang bansa, especially sa Finland and so on. Or dito po sa bansa natin, mostly mga freelance guide din eh. So example, may tour po sa Region 3, especially sa Zambales. So yung ano, sa Subic, Zambales. So pagpunta mo doon sa Zambales, nakapupunta kayo doon, wala pang tour guide. May tour escort kayo. Tapos doon nasasakay yung tour guide. Yung mismong local guide ng area na yon. So, ano na, sasakay doon. Okay? Sasakay doon. Tapos, ano na, siya na yung mag-guide sa buong syudad. So, in motor coach ha. Buong syudad. Hanggang sa matapos yung tour. Okay? Hanggang sa matapos. Sa buong city ng lugar na yon. That is step on guide or freelance specialist. Linguist guide is a person fluent in two or more foreign languages. So, ipakilala ko nga pala sa inyo ulit, si Mr. Isagani dito. Actually, ang maganda dito kasi level 5 siya sa Spanish at marunong na rin siya sa French. So, na-apply na rin niya yung pagiging linguist guide niya. Okay, so, ano yan? Ibig sabihin, isa person na may alam ka sa third foreign language ka at yun yung specialize mo. Okay, example, may mga Japanese tourists. So, dapat ni Honggong ang specialist doon. Eto, Spanish siya. Level 5 in Spanish. Talagang napaka-fluent. So, doon, naalala ko sa Bamborgan, pag may mga dumadating na mga Spanish doon. So, ang kanya style of tour guiding, Spanish. Talagang in-Spanish na yun. Okay? So, kasama nga pala ko doon sa picture, no? Kasi maybe in the future, I will become sana ano naman ako ni Honggo. Di ba? So, at least may isama na kami. Local guide is a person competent enough to give information on center area of locality. So, sa local area lang sila matatagpuan. Like si, ano,
si Carlo Celdran before ng Metro ng Intramuros na nakakalungkot nga lang na wala na sumalangit daw na. Pero siya ang pinakamagaling na guide diyan. At tapos sa mga Old Manila Walks, meron din kilala si Ivan B. Unang kilalanin muna natin si Carlo Celdran. Isa Filipino tour guide, cultural activists and performing artists. His tour offerings have included If This Walk Could Talk, a half-day walking tour to Intramuros wearing the Spanish colonial garb on a listrada and the Living La Vida Imelda tour where he dons bell bottoms for a tour of 1970s built culture center of the Philippines. So, siya yung kilalang parang local guide, and then he knows everything about the Manila, especially in Intramuros and Luneta. At talaga may mga pa siya dyan. Iba yung style ng tour guiding niya. Kasi ano siya eh, performing artist din siya. So, ginagamit niya yun, yung skills na yun sa pag-tour guide niya. Yung alam, sumalangat. Sayang. Sayang eh. Sayang to si Carlos Eldran. Ang galing niya. Okay. Magaling na, hindi, historical guide din siya. Historian din. And Ivan Mandy, conceptually manufactured, bred, and educated the city of Manila. I was the feet behind Old Manila Walks. Before the final took to the street, he was an active museum guide as well as staunch heritage preservation activist. Now he has found calling being a seasoned urban at a sub-designated lifelong citizen and ambassadors of Manila. Since 2005, he has led the thousands of happy walking herds visiting most historic quarters. 4 years and countless calluses later, still loving every step. So, siya yung nagpo-provide ng mga ng walking tours, especially dyan sa Manila, sa buong Manila, sa Old Manila, okay? Dyan sa may Escolta, sa Binondo, yan. May meet nyo yan si Ivan Mandy, the Old Manila Walk. So, through walking tours yun, yun ang ginagawa niya. Nagbibigay siya ng matinding information dun sa area. And then, si Balbino Cabino Padag Guerrero. So, kilala naman to. From Dumaguete City. Okay, sa Dumaguete City naman ito kilala. Kasi graduate ito ng Silliman University, no. So, merong ano to eh nag-work din siya sa several tour operators in Cebu. 'Yun. So, ano siya actually, local guide din siya ng Cebu tapos sa sa Davao Oriental. And Mr. Giancarlo Caldito naman, siya naman ang visible guide sa Ilocos Norte. Okay? So, specialist guide is a person who specializes in certain fields such as botany, architecture, and zoology. So, mga nakakalam na to, ano to eh, specialist to, specialist ka. Specialist na ka doon sa ganung lugar. Example, magaling ka sa architect, pwede ka maging architecture guide. Alam mo yung mga information about sa mga heritage sites, sa mga architectural styles, and so on. So, ang okay dyan yung mga nagtuturo ng mga heritage. Tapos, botany sa mga halaman naman yan. Dapat alam mo yung mga scientific name yan. Pati din sa mga zoology naman sa mga zoo. Normally, natatagpan sila sa mga zoo or sa mga animal sanctuary or sa mga safari. Kasi alam nila yung hive na yun. Alam nila paano i-discuss o paano yung species ng animal na yun. Indigenous guide, ito naman, normally, dun siya laki. Alam niya yung lugar dun. Isa guide with a native of aboriginal background with a deep understanding of their culture. So, part na siya dun at naging guide. Alam niya yung lugar na yun. Yung kwento, yung culture nila. Alam nila yung pasikot-sikot dun. So, that is called indigenous guide naman. Nature-based or eco-tour guide, sa guide who is specialist in environmental knowledge. So, kilalanin natin si Andoy ng Kalyaw Cave. So, eco guide dito. So, normally, as a, responsible guide din siya na talagang tinuturuan niya yung mga tao once na bumisita doon sa Kalyaw Cave na maging responsible tourist. Okay? So, talagang tinutulungan niya yung Kalyaw Cave na ma-conserve not only for the present but also the future generation. Ganyan naman talagang ginagawa ng eco guide. Dapat you're enjoying the activity without harmful or without doing harmful doon sa area. So, ito, ang maganda lang, si Andoy Dalimog ng Kalyaw Cave. So, inawarded siya ng Department of Tourism because sa kanyang magandang ginagawang proyekto at program
Yan, lumaki na siya. Dati bata lang yun. Ang galing yung batang yan eh. Lumaki na siya ngayon. So, responsible siya sa pag ano sa pangangalaga niya sa Calio Cave. Okay, kasi volunteer guide lang siya doon. Local volunteer guide. Imagine that. But ang kinaganda po sa kanya, nagkaroon na siya na pre-training sa Cebu sa DOT. So, I think DOT guide na ito si Andoy. Okay, next, museum guide naman. An indoor guide who assists tourists within a museum gallery or academy. So, dyan sa National Museum, may kilalang-kilala dyan yung mga si Alvin Campomanes, historian. Kasi normally mga historian to eh. So, siya yung nagkakandak ng tours sa National Museum. Okay? So, normally mga museum guide sa mismong museum, sa gallery or an academy. Alam na alam dapat nila yung mga paintings, lahat ng mga display doon sa museum. Dapat alam nila yun. Yun ang gawain ng isang museum guide. Okay, like, ito si Josepino Kuya Penla rin yan. So, hindi lang ito, ano, historian. Miss, nagiging museum guide din siya talaga. Hindi ni-discuss niya yung, ano, yung, naging ano din siya, kasama din siya sa mga na-award, nabigyan ng award. No, Tourism Star Philippines 2015. Okay, so local historian siya na heritage advocate at sa mga museums, nagpo-provide siya ng historical information. Okay. So, a tour guide is differentiated from a tour escort by the phrase local sightseeing excursion. Tour escort accompanies tourists from the point of origin to the destination back to the point of origin and acts as the manager of the tour activities. The tour guide acts as a host and operates only within the destination. But ang tour guide po, pwede rin maging isang tour escort. Yun ang gawain ng isang tour guide. Okay, so if you have some question, okay, if you have some questions, don't hesitate to ask me by commenting below. Okay, so that's all. So thank you for watching and please subscribe my channel, Jadefortis Pulongbarit.